Napagalitan nga mga idol itong si Jason Tatum ng former Celtic player na si Kendrick Perkins. Sinabi niya nga mga idol, hindi niya nga lang daw pinapanood ang laro ni Tatum ngayong finals, kundi pati na rin ang kanyang post-game interviews. At palagi na nga lang daw sinasabi ni Tatum na thankful siya at hindi niya iti-take for granted na nasa NBA Finals siya. At sabi nga nito ni Perk mga idol, nakakakalahati na kayo. Ngayong punto ay dapat focus ka na sa pagbabasketball na lamang at hindi kung ano-ano at iba-ibang bagay. Ayaw na nga rin daw marinig neto ni Kendrick Perkins kung ano ang naging performance ng kanyang team kahit natalo or pag-usapan yung kanyang naging performance. Dapat nga daw ay humanap siya at gumawa ng paraan para sila ay manalo at hindi pa na ipagdadahilan. Palagi na nga lang daw bukang bibig neto ni Jason Tatum si Kobe Bryant tuwing kanyang interview. Pero si Kobe daw mga idol, sabi neto ni Kendrick Perkins ay may mentality na gagawin ng lahat para manalo at hindi pa na iasa sa teammates kagaya nga ng ginagawa neto ni Tatum. Ang gusto nga ni Perkins na gawin ni Jason Tatum mga idol ay mag-take over sa laban at hindi mag-settle sa mga passes. Dahil kasi mga idol, underwhelming ang kanyang performance or very disappointing para nga sa isang superstar na bansag sa kanya. Ngayong NBA Finals sa 5 games ay nag-average lamang siya ng 23.2 points per game, 7.6 rebounds and 7 assists. Samantalang ang kanyang katunggali na si Stephen Curry na superstar sa kabilang team ay 30.6 points per game, 5.8 rebounds and 4.6 assists. Malayong-malayong ang mga idol pagdating sa scoring. Parang ang sinasabi niya ni Perk mga idol, pa-Kobe-Kobe ka pa, tapos ganyan din ang gagawin mo. Parang hindi ka naman si Kobe, parang kang walang Mamba mentality. Ang gustong mangyari mga idol neto ni Perkins ay i-force nga ni Jason Tatum ang kanyang sarili dito sa NBA Finals. Magkaroon nga siya ng statement game mga idol, yung parang ang ginawa ni Stephen Curry nung game 4 mga idol. Diba alam natin na talagang nag-take over siya, parang pinaramdam niya nga sa Boston Celtics na I'm here, eto ako, ganito ang kaya kong gawin sa inyong team. Ganyan nga mga idol ang dapat daw na gawin neto ni Jason Tatum sa mga next game nila, ayon kay Kendrick Perkins. At sa ating next balita naman mga idol ay may trade na naganap na nga kahapon. Ito nga ang Denver Nuggets ay tinrade si Jamichael Green, ang kanilang 2027 first round pick, pamunta sa Oklahoma City Thunder kapalit nga ng number 38 pick ngayong NBA draft at pati na rin ng dalawang future second round picks. At sigurado nga yan mga idol kung bakit ginawa yan ng OKC ay dahil may kapalit nga na first round pick. For the last 3 years kasi mga idol, nag-iipon nga sila ng mga first round pick at alam nyo ba, sa susunod na 6 na taon mga idol ay meron nga silang 21 first round picks. At alam nyo ba mga idol kung gaano ka-valuable yung hawak ng Thunder? Pwede nga nila yung gamitin na pang-drafts sa mga player at lalo na mga idol, napaka-powerful niyan pagdating sa mga trades na pwede nilang gawin. For example na lang, para nga makuha ng Lakers itong si AD, kailangan nilang magbigay ng 3 first round picks. Eh ang Thunder mga idol, may 21 yan. Kumbaga sa wallet mga idol ay umaapaw na ang laman ng wallet na itong Oklahoma City Thunder. At anytime nga mga idol ay kaya nilang mag-build ng championship contending team dahil sa napakarami nga nilang first round pick na pinapahalagahan ng mga NBA teams. Kaya naman mga idol, very exciting ang magiging future na itong OKC Thunder. Ano bang gagawin nila sa first round pick na ito? Abangan natin yan mga idol in the next few years. At sa ating next balita naman mga idol, pag-usapan nga natin ang problema ngayon na itong team ng Boston Celtics. Dahil alam nyo ba mga idol, itong team nga ng Golden State Warriors ngayong 2022 NBA Playoffs, ang record nila ay 5-1 kapag nga hindi leading scorer si Stephen Curry. Kahit nga hindi siya ang nangunguna pagdating sa scoring ng kanyang team, ay nag-i-step up nga ang ibang mga players. Kagaya na lang nang nakita natin kahapon, si Wiggins at si Jordan Poole. Kaya naman mga idol, very deadly talaga ang team ng Warriors. Hindi porket hindi maganda ang shooting ni Stephen Curry ay matatalo na sila. Napakarami nga nilang player mga idol na handang mag-step up at any moment kumpara sa mga ibang NBA teams. Kaya naman mga idol, ito nga ang problema ng team ng Boston Celtics sa parating na Game 6. Baka matalo na nga sila at matapos na ang season. Pero anyways nga mga idol, pag-usapan natin ang ating panghuling balita. Ngayon kasi sinabi na si LeBron ay ayaw pang mag-commit sa team ng Los Angeles Lakers. Ayaw niya pa nga daw mag-sign ng contract extension. Next season kasi mga idol ay last year na nga ng kontrata ni LeBron at magiging free agent siya. Pero mga idol, kung iisipin nyo ay parang hindi na rin natin masisisi si LeBron. Mahirap ngang mag-commit sa isang NBA team na walang kasiguraduhan. Nakita naman natin nangyari sa kanila last season. Mahirap naman na mag-commit si LeBron James for the next 5 years tapos ganun lang ang ibibigay sa kanya ng Lakers. Isang team na hindi nga championship contender, lalo na hindi pa playoff contender.
Kaya naman mga idol, kung gusto ng Lakers na mag-commit si LeBron at mag-sign ng extension, dapat patunayan nga nila na kaya nilang tulungan itong si LeBron sa kanyang ang pangarap na manalo muli ng NBA Championship. Ganyan nga mga idol ang dapat na paraan at siguradong paraan para nga mapasign nila itong si LeBron para nga sa isa na namang contract extension. Pero anyways nga mga idol, yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming nga salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!